Ayan, kastiko. Gasa natin ang ating vegetable, mga kastiko. Para i-rinse natin ng konti. Tapos, rinse natin ng konti. Gasa na natin muna, mga kastiko. Kastig ko, kaya alam nyo kung bakit may manok ito dito sa harap ko, sa harap nyo. Ngayon mga kastig ko, ano kasi to, chicken breast, gagawin ko to ng, gagawa ako ng vegetable salad. So para may meat ang vegetable salad natin, nag-slice ako ng chicken breast. Ayan, ginagyan ko siya ng paminta. Ayan, lagyan natin ng paminta siya. Pasensya na kayo. Yan, ito ang paminta. Lagyan natin siya ng paminta. Tapos, lagyan natin ng flour. Kasi para ang, ano natin, ang manok, malambot. Ilutuin lang nyo lang siya ng, lagyan natin ng konting flour. Kasi para pag kagat nyo ng manok is, ano, malambot siya. Yan, tapos saka natin siya mamaya yan. Halo-halo natin yan, ha? I-marinate natin siya. May paminta na yan. Alam nyo mga kastig ko, pag naglagay ako minsan ng paminta, nag-aatsing ako kasi napaka-sensitive ng ilong ko pagdating sa paminta. Yan siya. Yan, ang ating manok. Tapos ngayon, naghahanda na naman ako ngayon ng ating yan na naman ang aking lulutuan. Yan, lulutuan ko. Plastic ko. Iyon natin ang fire. Yan. Tapos ngayon, ito na naman ang ilagay ko. Ngayon, plastic, mainit na siya. Bali, ang gawin natin dyan is ilo-fire natin yung ating maliit na kala natin. Yung kawali natin na maliit, ilo-fire natin siya. Paliit. Masunog ang ating linuto. Yan. Tapos, lagyan ulit natin siya ng butter. Butter! Kasi alam nyo, kastit ko, mas malasa kasi ang butter. Pag nagluto lang kayo ng ng ibang mga ingredients. Pero pag the rest, syempre mantika. Yung sobra kanina ng garlic, dito yung ilagay ko. Ayan, ako na natin. Kasi, kastig ko, ilagay natin ito sa na natin sa natatawin sa salad. Tapos ito na yung manok ito na ilalagay natin. Other news mga kastig ko, yung chicken breast saglit nyo malutuin yan para mas soft yung meat niya kasi minsan pag overcook siya matigas, pero okay lang to kasi alam nyo mga kastig ko nilagyan ko siya ng kunting flour yung chicken para yummy at saka malambot. Tender. Napaka-tender ng kanyang meat. Tapos ito ngayon ang gagawin ko meat sa ating vegetable salad. Kasi pwede din mga kastig kung gusto nyo ham or either salami. Yan ang ilagay nyo sa toppings niya. Kaso ito mga kastig ko, ito ang ilagay ko. Para balance yung yung kakainin namin. May meat, may chicken pa, may vegetable. Okay. Yan. Pag alam nyo na medyo okay na yung chicken, hanguin nyo siya kasi para ang chicken nyo tender. Ganyan ang pagawa ng meat para sa vegetable salad.
Tapos mamaya mga kasito, pakita ko sa inyo kung paano gumawa na. Vegetable. Kasi malalaman naman natin yan kung ito ay yung mga ito. Pag-dust na naman tulutuin ito yung mga kasipo kasi ano ito eh, this kitchen. Kaya pag bumili kayo ng this kitchen, slice mo siya ng cube. Slice mo siya ng cube. Depende sa inyo kung anong klaseng slice. Yung kasiko, okay na yan. Dito na siya. Wala no. Brown na siya, diba? Maganda tingnan. Tapos, alam nyo, kasiko, ang sarap siya. Ang lambot. Tingnan nyo, pag tikman nyo, gagawin nyo yung ganyan, tingnan nyo kung ano ang dating. At saka, misses me kung hindi totoo na masarap. Ayan, kasiko. Kasa natin ang ating vegetable, mga kasiko. Para i-rinse natin ng konti. Tapos rinse natin ng konti. Okay. Basa na natin muna mga kasitong bisiko. Nilagay ko na sa spinner. Tapos i-spin natin to. Takipan. I-spinner ko siya para mag-dry yung ano, yung vegetable. Para hindi siya basa. Hindi matubig. Ayan. Ayan siya, mga kastig ko, na ano na siya, na spin. Ayan. Medyo dry. Tapos ilagay natin ito sa maliit na bowl. Ayan, mga kastig ko. Nilagay ko na yan dyan. Lagay natin dito. Lagay natin dyan, yung vegetable. Hindi ko alam kung kaya nilang kainin to mamaya. I think is enough. Just two of them only. So, I think tama na to. Okay. Tapos mga kastig ko, lagyan natin ang ingredient yan sa baba. Kaya slice muna natin yung ating mga ito. Slice ko muna yan, tapos i-toppings ko sa taas. Mga kastig ko, ito yung ingredients ko. Lemon. Yan, lemon. Ang ginawa ko, mga kasig ko, nag-squeeze na ako dito ng lemon. Nilagay ko na rito para madali ibuhos dito. And then, itong ingredients ko is cherry tomato. And then, carrots. Yung honey carrots. Yan, honey carrots. And then, this one is cucumber. Gin-slice ko na siya ng mga cubes. Bahala na kayo kung anong style nyo ng pag-slice ng cubes. Kasi kanya-kanya naman tayo ng slice ng cubes. Tapos, ito mga kastig ko is avocado. Ayan, avocado. Slice mo rin ng cubes yan. Ayan, avocado. Para mas malasa ang ating, ano tawag niya ito? Ang ating salad. Ayan. So, ngayon mga kastig ko, ilagay ko na dito ang carrots. Unahin natin yung carrots. Ayan, carrots. Ilagay natin dyan yung carrots. Aha. Depende sa inyo, mga kastig ko, kung paano kayo mag-design. Maglagay ng ano, kasi carrots. Tapos, lagay natin ng cucumber. Yan. Ay, Japanese pala to. Japanese cucumber yan. Japanese cucumber yan. Japanese. Yan. Lagay natin dyan. Oh, maganda siya, di ba? Tapos, mga kastig ko. Yan, ito, avocado. Lagay natin yung avocado sa taas. Yan, avocado. Yan, para mas maganda talaga ang, ano, ang salad. Vegetable salad pag may avocado. Yan. Avocado. Malinis naman mga kastig yung kamay ko. Kaya, yan. Avocado yan. Tapos ngayon, lagay natin ang cherry tomato. Yan. Cherry tomato. Yan.
Yan. Kanya, ano, Kastiko, bahala kayo kung paano kayo magawa ng salad. So, depende sa inyo kung paano kayo mag-style yan. Ganyan. Tapos, mga Kastiko, ilagay ko na tong manok na linuto natin kanina. Yan. Ilagay ko sa taas. Ayan. Para siya may meat. Hindi lang yung puro vegetable. Para pag nguya mo, may malasahan kayo. At least hindi lang yung puro gulay. Diba, mga Kastiko? O, yan siya. Tapos ngayon, yan siya, mga Kastiko. Ang ating vegetable salad. Tapos ngayon, Kastiko, lalagyan natin yan ng sesame oil. Sesame oil. Ilagay natin. Ay, not sesame oil pala. Ano ba to? Olive oil. Sorry, mga Kastiko. Olive oil pala ang ilalagay ko. Yan, olive oil ang ilagay natin. Yan, olive oil. Tapos, mga Kastiko, lagyan natin yan ng pita cheese. Okay? Ayan, Kastig, ang pita cheese. Lalagyan ko ito ng pita cheese. Tapos, after that, mamaya, lagay ko itong itoppings ko, yung cheddar cheese sa taas niya. Tapos, mga Kastig ko, depende sa inyo kung anong lagay nyo pang-asim. Pwede rin nyo rin yung, di ba sa Pilipinas kasi uso yung Thousand Island, yun ang ginagamit nila. Pero kami dito, hindi kami gumagamit yun. So, ito ang ginagamit ko is, depende sa inyo, itong balsamic vinegar or either itong lemon na pang-asim nyo. Kaya yun, ang mga amo ko kasi mahilig sila yung medyo may asim-asim ng konti. Pero dyan sa atin, sa Pinas, depende sa inyo kung gusto nyo lagyan ng lemon juice. Yan, yung juice. Ngayon, depende sa inyo or either itong vinegar. Pero dyan sa atin, kasi sa Pinas, parang hindi yata sila naglalagay. Ang nalagay nila is Thousand Island, di ba mga Kastiko, yun yung cream na nilagay nila. Kaya ngayon, Kastiko, lalagyan natin ng pita cheese ito. Ang pita cheese, ngayon, Kastiko, kuha lang tayo dito ng konti lang kasi medyo maalat ito. Kukuha lang tayo ng ganyan. Tapos, ang gawin natin yan, mga Kastiko, i-slice nyo siyang ganyan. Diyan. I-ano nyo siya diyan. Spread nyo siya diyan sa taas. Yan, ganyan. Pita cheese. Yan. Ganyan nyo siya dyan sa taas nyan. Pero kung wala kayo nyan, okay lang naman. Siyempre, kung anong mayroon tayo, yun ang ilagay natin. Kaya lang siyempre, mga Kastig ko, iba naman kasi sila dito. Dahil siyempre, mayaman. Kaya, kompleto sila sa ingredients. Eh, sa atin naman, sa Pinas, kung pwede lang avocado, tapos kamatis, tapos yung Japanese cucumber, ayan, tapos vegetable salad, tapos yung may ano nga yung nilagay niyan, litos, ayun, yung litos ang nilagay nila, yan sa atin pwede yon, tapos kahit litos, avocado, tapos kamatis, lagay nyo, tapos may cheese kayong ilagay, mga Kastiko. O, tama na, napaka ano na yun, masarap na yun, mga Kastiko. Pwede nang ano yun, tapos lagyan na ng ano yan, Thousand Island. Diyos ko, masarap na. Yung anak ko, gustong-gusto yan, mga Kastiko. Kaya ngayon, mga Kastiko, yan o, yung cheese. Ay, ito cheese, lagyan natin ng konting cheese dito sa taas. Yan, o, diba, maganda siya, mga Kastiko. Yan, ang aki. Tapos, mga Kastiko, ilagay natin yung lime, ay, lemon. Kasi para yun yung vinegar niya. Yan. Pero parang baka kulang ito. Spread na, squeeze pa ako ng konti. Kasi alam mo naman yung alaga ako, mahilig sa maasim-asim ng konti. Kaya ilagyan natin, squeeze. Ayan. Parang konti kasi yun. Kaya ang gawin ko, mag-squeeze ako dito. Ayan. Squeeze natin. Ayan siya. Tapos, depende sa'yo, after nito, kung gusto mo lalagyan ng cream, pwede. Yung Thousand Island, pwede din yun, mga Kastiko. Ayan. Oh, look at this. Ang ating nagawang salad. Yehey! Ang ganda, di ba, mga Kastiko? Yan, ang gawa ni Marimar. Napakasimple lang naman, mga Kastiko. Kung anong mayroon kayo dyan,
yan lang ang ilagay nyo. Pwedeng lettuce. Kung wala kayong klaseng ganitong vegetable, pwede lettuce. Tapos, kamatis, Japanese cucumber, avocado. Yan, tapos lagyan nyo na, kasi may mga manok naman dyan sa atin, pwede nyo lagyan ng ganyan. O kaya gusto nyo yung seafood salad, okay din. Kaya depende sa inyo. Tapos, anuin mo lang ng cheese, tapos lemon. Ayun, okay na. Tapos, 100,000 island sa atin dyan sa Pilipinas. Kaya lang sila, kasi dito, okay na yan sa kanila. Pero may minsan, may nilagay kami dito na cream. Ito. Yan, o, castig. Ang ginagamit ng amo kong babae. Cream. Pero yung alaga ko, hindi siya na naglalagay dito. Kinakain niya lang ng ganyan. Kasi alam mo naman yung alaga ko, mas mahilig sa healthy food. Kaya okay, makasig ko. Thank you for watching. Sana magustuhan yung aking ginawang vegetable salad. Thank you for watching. Bye. I hope you enjoy.